Hello, hulaan nyo kung nasan ako. Hi. Tambay sa speed tuning. Pero may gusto kong pagawa yung ano, regroup na maliliit. Ito pala yung ano, NMAX na ano, pinarapol, hindi pa nakiklaim. Ganda no, sana all. NMAX. Taga Bataan daw ang nanalo, kaya swerte ni Bossing. Busy sila. Daming wing bell. Ay, tutumba pa ako. Si Billy Boy. Grabe, daming motor dito ah. Ito, dalawang radiator. Dalawang radiator na Aerox. Ito, kilala ko tong motor na to ah. Itong M3 na to. Yan oh. Ayan yung dati kong M3 na punta na kay Boss Mickey. Naging black na. Tsaka nagkaroon na nito. Ito pa rin ata yun, no? Ito pa yung duktong eh. Na ano kasi yan eh, nabasag yung flarings eh. Ay! Iba na yung ano? Pitch bike na. Pitch bike na siya. Ito na yung regroup. Kita nyo, napakapino. Grabe. Tsaka consistent yan. Ayan, hindi ko lang pwedeng pakita dahil secret daw. Bawal pakita. Pakita ko yung finished product lang. Tsaka yung torno umiikot, hindi ko papakita yung harap. Siyempre. Ito yung mga mekaniko ng speed tuner. Si Jello. At saka si John Wayne. Ciao, eh. Saka si Don. Wala si Don. Si Kevin, wala. Sa kabila. Ah, sa kabila siya? Oo, sa kabila. Lalo din mas kabila siya, Kevin. Oo. Oh. Hindi ako mabalik na rin. Mas madaling hanapin yun, eh. Oo, mas madaling hanapin. Doon lang, eh. Sanay na ron. Sanay na. Papasyal nga ako doon, umaya. Si Papa John Wayne. Tingnan natin yung ginagawa niya. NMAX pang gilid. Gusto ko yung gano'n, no? Yung toolbox. Tool, ano ba yan? Tool case, carrier. Tingnan ko nga. Natanong ko siya kung magkano. Nagpaano ako doon ng bill eh. Regroup bell. Mas okay ba na testing mo? Mas okay kaysa flat? Yung makinis? Mas okay yung regroup? Mas aggressive. Ano na? Mas aggressive. Mas aggressive pagka regroup. Eh sa upod? Wala naman. Hindi okay, ano? Hindi rin siya makapakasalain talaga. Oo. So yung ano raw, regroup, okay lang, hindi malakas sa lining. Parehas lang eh, no? Tsaka aggressive ang kapit. Maingay lang yung pan. Ewan ko kung maririnig kami. Sige, explain ko na lang mamaya. Basta yon, mas aggressive at hindi malakas umupon. Okay. Sige boss, thank you ah. Due respect kasi kay Sir Henson. Kasi yung ha? Ni-record ko na. Oh, okay naman makasoy. Kasi yan, matagal nang ginagawa yung ano na yan. Yung liner na yan, yung grooving, yung threading. Kasi kilala ko si Henson, si Sir Henson. Ano kasi yan eh? Nakapatent kasi sa kanya yung design na grooving. So, dati si Henson nag-post ng about dun sa IPO patenting nung
regroup kasi yung MTRT talaga may unang regroup eh. Respect lang kay Sir Hensong kaya hindi kami gumano. Kaso ang problema kasi naglabasan na yung mga design nila Goto, design ni Alias lang, Alias Baba, ay mga ganyan. So, tas meron pa yung iba yung taga Quezon City, iba-ibang design. So, may mga customer ako nagre-request sa akin. Hindi naman pwede kaagad na pag nag-request sila bukas, gawin ko na kaagad. Diba? Siyempre, kami, nag-isip kami ng ibang way na hindi kami makakaapak ng ibang tao gaya ni Sir Henson na hindi mo maapakan yung design niya. Diba? So, iba yung design ni Sir Henson, iba yung design ni Goto, iba yung design ni Baba, iba lahat. So, ang ginawa kasi namin, yung amin kasi iba design. Ayan. Kung makita nyo, fine. Eto kasi, mas mabilis niyang mapantay yung lining. Na every time na umiikot siya, ang nangyari sa kanya, yung kinakain niya, syempre, iipin niya. Kung niipis, fine. Kakapit siya. Pero yung sa amin kasi, pagkapit niya, pag andar niya ulit, dininisin niya yung lining. Kasi yung design niya, parang thread. So, habang umiikot ka, ganang ikot. So, nangyari, pagkagat niya sa isa, buburay ng isa, buburay ng isa, buburay ng isa, buburay ng isa. So, wala kang makikita na nagmamark, pero kumakapit. Yun yung hindi nila naiintindihan na sinasabi nila parehas daw nung gawa. Yung sa amin kasi, hindi magmamantya sa lining. Ayan o. Ayan o. Hindi magmamantya sa lining niya. Kasi ganito, hindi ko guhit. Hindi ko guhit. Hindi ko guhit. So, yung even at even na ganyan, yung isa, malalim. Pag ikot nung isa, kakainin niya ulit. Pagdating yung kabilang thread, kakainin niya ulit. Kakainin niya, kakainin niya, kakainin niya. So, walang matitirang lining. Lahat laging ubos. Hindi siya malakas umubos, ha. Lilinisin lang niya kagad. Kasi ang problema kasi natin, nasa mga lining kasi na mga aftermarket, na pag bumibili, oblong. Hindi pantay. O, yan. Oblong na... Lining. Lining. Kasi minsan bibili ka ng clutch shoe. Pagbili mo ng clutch shoe, hindi mo alam kung saan sinukat yan. Parang ganito. Bumalik ka ng clutch shoe ng Honda Beat Car. Pasok sa FI. Pasok sa Sporty. Pasok sa Nobu. Iba-ibang, Nobu Luma. Iba-ibang, Nobu modelo, ha? Iba-ibang motor. Pero iba-ibang motor. Pero, siyempre, yung engine, yung lap, yung dimension nun, magkakaiba. So, gaya dati, gaganda ng LHK na lining, di ba? Pero ngayon, ayaw na ng LHK. Bakit? Yung mga dumating na LHK ngayon, pag kinabit mo, wala na silang clearance dun sa bell. Na pag umandar, naninikit na. Wala na siyang chance umarpiin kasi sobrang kapal ng lining. Pero hindi ang problema ng mga rebonding. Yung mga nagre-rebond, hindi nila alam ang sukat. So, gagawa lang sila, ito, rebond, o oh, ito, mura. Pag salpak mo, yung tatlo na yun, magkakaiba ng laki. So, sa tingin mo, yung tatlo magkakaiba ng laki, magkakaiba diameter. Pag kinapit mo ngayon sa bell, yung isa makapit, yung isa hindi pa, yung isa makapit pa lang. So, hindi sila pare-pareha. Manginginig. Hindi kaya ng mga ganito, mabilis niya mapantay. Saka hindi ako nagbebenta ng mga ano, yung rebonding. Ang factory namin kasi ako, in-order ko lining ko kay YCS, Class A. Ayoko ng Class B. Kaya nga sabi nga sa akin ng factory, yung ibang kalabang mo, gusto lang B. Gusto para C. Mura. Oo, Class B, pero presyo yung Class C. Ako hindi, Class A. Nasanay nga ako sa malitang kiti. Sa Class A pa kaya na mas mura pa. Kaya ayan, para hindi lang ako mapatent ni Sir Henson, kasi si Sir Henson may patent siya, iba design. So, iniba naman yung design namin, hindi parehas ang kanila. Nandun yung term na regroup, inside liner, reliner, threading. Sa amin, threading. Ay, kaya, anong ano dyan? So, sa amin, ang term namin, threading, kasi thread dyan. Kaya hindi kami papasok sa IPO ng iba. Dahil sa amin, unang-unang fine. Ayun, kama naman. Oo. Nakita ko yung paggawa niya, pero hindi ko papakita. Ang dali lang, di ba? Sobrang dali. Oh. Ako, kapag ako, sabi ko nga sa'yo, isang bell na ganito, 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Kaya ginawa ko, binaba ko na lang yung presyo. Dahil makulit yung isa, ayaw tumigil. Yung 650, akala wala akong machine shop, o di ginawa ko 300. Wala nga 350. Warning. Kung ayaw tumigil, ayaw talaga yung tumigil, o di 300. Sobrang di tumigil na siya. Ngayon, kung di po ulit sa titigil, bababaan ko pa hanggang sa wala siyang kitain. Sa akin, wala problema. Kasi hindi naman ito yung primary source ng business ko eh.
Di ba? May langis ako. Marami, ayan, oh. Yung mga panggilid. Marami akong source of ano, income. Meron akong lugawan. Bagong tayo. Bukas, opening ng lugawan ko. Riggs Goto Lugawan, Speed Tuner. Ayan. 5 piso lang po ang lugaw namin. 5 piso? Hindi, kasi totoo lang. Ang lugaw kasi, tubong lugaw. Kasi, 1 kilong malagkit lang, tahan, dami niyan. So, special pa, malagkit pa. Oo, kasi nga, siyempre, yung mga tao ko rito, siyempre, libre merienda nila rito. Minsan, malaki kasus ko sa araw-araw sa merienda ng mga tao ko. Di, ginawa ko na lang, naisip ko, mag-rigs lugaw na lang ako. So, yung mga customer, diba, kumakain din dyan, o, di, 5 piso na lang. Diba? Tulong lang din sa kanila yun. Para sa mga low budget, o, di, yun lang. Pero yun laman, siyempre, iba presyo. Pag may laman. Oh, pag may laman. Nagaya ko yung discard niya, kaya ano eh. Kay favorite yun eh. Si Mang Romy. Mang Romy Lugawan. Saan yun? Sa Lugo doon. Saan na Lugo doon kay Mang Romy? Kaya pag munta kayo kay Mang Romy, sabihin nyo happy birthday. Saan sa Valenzuela yun? Saan yun? Sa Marulas. 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 Saka yun, kay Mang Romy kasi Lugo parang dati, parang piso. 2 piso. Kaya parang 4 piso. Pero, yung mga laman niya, may bayan. Yung lugaw lang talaga ang mura. Ha, pila kumakain doon, si Mang Romy. Eh dito, anong mga laman ng ano? May puso, may dila, may utak, tokat babo, yan. Tokat babo, eh. Mapisa lang sa amin. Sa akin, siyempre, parang okay ano na rin yan, eh. Tokat babo, eh. Eh, parang ano na rin yan, eh. Parang pantry na rin. Tama ba pantry? Libre. Oh, yung mga dito, customer. Oh, yung customer, saka yung mga nasa labas, ang lugaw lang, 5 piso. Sige, te-testingin ko yung ano mo. Lugaw. Bukas, pumunta ka, ha? Lex, ha? Oo. Sa, magkakat tayo ng ribbon ng rigs. Ah, malta na natin ano mag na Mix Lugawan. Yan. Mix. Si Mix Miguel. Lugawan. Yan. Ha? Miguel yan. Ha? Don't mix Lugawan. Meron ba sandmig yun? Oo. Oh, ano? Pwede. Mix na sandmig. Yan. Ayan, ha? Lugawan. Yun lang talaga ang dahilan ayan, kung bakit hindi ako gumagawa ng ganito dati. Dahil kasi respect kay Sir Henson Boo na syempre sila yung unang naggawa nung regroup doon sa mga MTR Tibet. So syempre alam ko naka-IPO yun, naka-patent. Diba? Eh ginawa namin, nag-isip kami na ibang design. So, nagawa kami na ibang design, malayo sa design niya. So, ayos lang. Yan. Dayo, diba? Meron siyang explanation dyan, oh. Nag-post eh. Hanapin nyo na lang yung mga ano. Yeah. Yung post niya. Pero pwede naman si Sir Henso, napakabait niya. Sir Henso, D.Y. Shock. Kapit na ka D.Y. Shocks. Thank you, Sir Henso. Baka meron din yung sobra. Abangan ni Sir Henso po sa China, sa Taiwan, Songshin. Yan. Sa Pilipino, Henso Bu Ramos. Abangan ni Sir Henso. Ayan, trivia. Pwede bang ano yan? Oh, pwede naman. Trivia, saan nag-aaral si Bosenso no college? Saan? Ba, tatanungin yung mga tao kung saan. Ayan, sagutin nyo ah. May premyo kayo. Pag nasagot nyo, pati course, may premyo kayo sa akin. Ayan. Joke lang. Kung anong si school, Renzo, kung anong course. Ano? Dito nag-aaral si Sarenzo no college. Hindi siya Taiwan? Kala ko Taiwan. Hindi, dito siya nag-college. Dito siya nag-college. Sige, off-topic na tayo, oh, pero ano. Yeah. Thank you, guys! Ayan, thank you kay boss. Ayan, thank you po. Basta madali lang gawin yan, hindi ko lang papakita dahil... Wala pa 10 seconds, di ba? Secret yun eh. Secret trade. Ano, eh. Yeah, di ba? Tama ba? Secret trade. Kasi nakita ko yung... Nakita ko yung may kinakagat nila to eh. Ako po, edi balok to. Eh... Siyempre, ganito yan. Kagaya ni Hababal. Pag naggawa ng pool yan, iniipit na yung chuck dito. So, yung 4-jaw, 3-jaw, ipitin yan. So, hindi mo nakuha yung sentro ng gitna. Hindi mo rin nakuha yung sentro dito. So, eto kasi, pag hinigpitan mo ng chuck, matigas yung chuck eh. Kulo yan eh, gaganyanin yan. Lalakyan. So, gagalaw to. Pag gumalaw, maigpit. Siyempre, depending hindi maigpit, lilipad yan. Pag kinain mo ngayon, nag-grooban mo, o na inside liner mo, tapos na. Pag binitawan mo ngayon, yung bakal, kaganoon ulit. Di, merong surface na umangat. May surface na nag-stay. Kahit pala gano'n ka asinta yun, eh dahil malakas yung ano. Well, eh, syempre, malaki ang grip ng ano. Malaki ang grip ng chuck.
traffic. Oh, malaki. Di lumipad yung baka daw di. Tuli-tuli ng toto. Tuli niya, no? Yung 150, tuli naman. Grabe. Kala mo lang mabagal. Sige. Marami na namatay sa machine. Yung mga kinain yung kamay, kinain yung buong katawan. Yung sleeve. Ako nakatakot yan. May napanood ako, kinagat yung sleeve nung ano. Oo, yung mata, oh, sa US yun eh. Kinain yung sleeve, tapos pumasok sa torno. Oo. Biruin mo yun, ha? Nataranta na siya, hindi niya nanapakan yung preno. Dahil nung kinain. Eh, siyempre. Tatapakan mo yung preno. Patay na agad kasi yun eh. Sobrang bilis eh. Oo, sobrang bilis nun. I don't think sa kong piso ka. Sige. Sa ano po, sa Monday po, may tinda na po kami lugaw. Yan. Available na po. Bukas yun. Oo, bukas na po. Ang lugawan. Tumalikod ka po. Bawal po siya iyakin. Mura lang ang lugaw. T-shirt? Yes, o yan o. Mura lang ang lugaw. Six lugaw na mo po. Yan. Mabait po. May ano yan, tawag yan. May paggalang. Kasi may po eh. Po o po. Riggs Goto na mo. Po. Po. O, paggalang. Yeah, magalang. Yan, magalang pampaga. Sige, boss. O, sige, salamat po. Balik ako bukas, ha? Sige na po. Sa lugawan. Okay. Merong bell dito, ito. Si Aaron daw, si Kevin. Gawa. S. As in Swan Sing. Yung logo ni Nix, yeah. Pero nakalagay Nix. Nix Goto. Yung pinag-sa sa'yo kanina, ganun-ganun ha. Tapos nakalagay sa mga Goto siya. Pwede mo muna sa akin ha. Ito boss, ano ito? Swan Sing. Swan Sing, oh, S. So S. Swan Sing eh. Pasadya yan. Oo, pasadya. Sa bawal pa. Bawal, bawal. Bawal yan. Tulang muna. Special to, Swan Sing version. Itay ko lang yung adapter, pre, ha? Ito na yung bell ko. Naka-groove na siya. Ayan, ang dami, oh. Rito. Yan. Okay. Boss, thank you, ha? Okay lang. Yung nakita mo kay Kuya, ano? Meron tayong titingnan dito. Diyan na lang. Ito yung portable na dyno. Chain. Tapos, ano ba yan? Ata nakatap yung gulong, tama ba? Parang ganun. Basta ano to, merong gagawin si Mickey dito sa Speed Tuner. Yan yung ano yun, parang... Mechanism niya. Oo, oh, mechanism yan o. Dyno Jet Mini. Tapos gumagawa sila ng ano rito. Ito. Gagawa ng roller. Ito. Ito roller. Roller. Sabi. De bagong laya lang. Yeah, bagong laya. Basta yan, abangan daw ito. Gagawa ng dyno. Pang motorsiklo. Yan. Shoutout sa lahat. Follow up niyo sila X-Speed. Thank you.